Yung kapwa Pilipino niyo, palagi nagmamalasakit sa kapwa Pilipino. Sabi ko, hindi kayo ng teacher ninyo. Hindi na, ito sa, at a certain point in time, I think after 10 o'clock, everything that was prepared for the day, tatapo na yun. Pinupuntahan nila lang ng Pilipino. Harap mo ang pagkain sa iyo ba? Bago na ang ito. Baka gusto nyo kumain ng midnight snack, dadalhin namin sa iyo. So, Filipinos are unique by themselves. And I think those are the kinds of traits that people remember about us. So we rule the seas and the land. In California, where my brother is a doctor, there are patients who say, is there a Filipino doctor? And this is not Filipino national style, ex-Filipino national style, in your country. Do you have a Filipino doctor? Do we have a Filipino doctor? Apparently, they prefer a Filipino doctor to an American doctor. They do that. Kasi talaga naman, maalaga tayo. So, tinatanong mo, mas madali daw paksamahan. And I'm telling you this because, 10, 20 years from now, you might be out of the country. You might remember this day and remember that the Filipino is known all over the world, not just because it's good looking, as many of you are in this class are, but because Filipinos work hard. And that is a, I think, a primary reason as to why we are preferred. We work well, we work hard, and we take care of other people as much as we take care of our own families. So, are you third year guys? Yes. One more year and we'll be going to college. I will personally not ask you to be of double use. I would prefer to see you here, to work here, and to contribute yourselves to the making of this country, because you have proven to the entire world that they can build the world as well. Dito na muna kayo tumigil, magsilbi muna kayo sa Pilipinas, kasi kahit na mag-training muna kayo dito bago kayo umalis, ipapunta mo sa inyong bansa na dito pa rin yung puso nyo. And in the end, kahit na kayo sumukay sa vapor, kahit na kayo magtrabaho bilang doktor sa Amerika o sa ano, tandaan nyo, isa lang ang bansa nyo. Kahit pa kayo maging American citizen, isa lang ang bansa nyo, Pilipinas. At tandaan nyo, everything that you learn with you. I will be happy to answer your questions. So. Thank you again, Ms. Santoras. Now, we are ready to entertain your questions in mind. Please feel free to approach the microphone. Are there any questions? Good afternoon, Ms. Santoras. My name is Barry Pelisi, and my question is, what is the country where the most number of Filipino workers go? Our biggest number of Filipinos are in the United States. Pinakamadaming Pilipino natin sa Amerika. Kasi ang comfort level natin kahit nasa Amerika. Pareho yung binibili natin dyan. Pareho yung mga pinahayag-kain natin. So parang mas masarap pumunta rin sa isang lugar na nandito naman yung mga kamag-anak natin. But if you're talking about other Filipinos, Saudi Arabia is the place where many of our people who are non-doctors or non-nurses can be found. So Saudi Arabia, so pati nagtitinda sa mga sales girls, Filipino. Nagrarun ng restaurants, Filipino. I took a boat ride in Saudi Arabia. There was an evening tour of them. Pilipino nagpapatago ng mga.
Sumakay ka ng krus. Magsisilbi sa'yo, Pilipino. Pag nagugutom ka in the middle of the night, tumawag ka sa kumpay ba? Hindi mo yung isang kumpay. Sasabihin ko sa'yo, Pilipino ko ba? Oo. Ano pa gusto mong dalhin ka sa kwarto? So, yun yung ang mga Pilipino, kahit saan makakakita ka, you will find a Filipino anywhere and everywhere. And they are always willing and ready to help. Thank you, Pum. Are there any more questions? Tutulan ng kamay dahil nakulit na ako. Kaya, dati hindi na mabigil.
Pero yun, mahirap. Kasi dahil dito sa atin, kung nagpuputo mo, walang, kung yun, kapit-apalit siya, hindi na natin, hindi na natin sa atin. Pero doon, you can get in trouble for those kinds of things. Tsaka, pwede mo ay naman, hindi tayo magsisima. Hindi tayo magsisima. Pag-aakagalan mo, I would like to ask a question. You were encouraging us not to go overseas and work in other countries. You told us to stay here. It just bothers me that, because we had a talk before recently, and then this guy said that there are only 3 boat factories in the Philippines, and these factories are not Filipino. The people working there or holding the company are not Filipinos. So I'm just bothered that, yeah, Filipinos are great. Filipinos are commended in other countries, but why in our own country? Why can't we be great? Because if we can do it, why do we have to count on the others, like the Japanese, working for us? Alam mo, yun yung basic na problem natin dito eh. Lahat tayo gusto natin magtrabaho, pero ayaw natin mag-umpisa ng kumpanya. Kasi matagal na siya yung pag-umpisa ng kumpanya. Tingnan nyo, sino ang mga boss ng mga kumpanya? Sino ang may-ari? Yeah. Chef, I'm sure marami dito sa klase ninyo, kaklase nyo dito na of Chinese origin, we eventually own the companies. Okay? And I think that should be our mindset. To be able to get to a point where the Filipino owns the companies and hires other Filipinos. Pero talagang, yun ang nakakalungkot. Yung ating entrepreneurial skills, hindi pa tayo masyadong nakalungkot. Parang, ang gusto natin yung sigurado trabaho na tayo. Kasi ka, future na lang ako, susunod ako, ang 15 at 30, ay matatanggap ako. Ayoko na yung isipin ko pa ako. Kailangan mo ako mag-inventorate kasi kulang pa yung ating bumabasok na income. Mahirap mo maging entrepreneur eh. Mas madali ang mag-inventorate. And I think we have to get to that point in time where we are willing to settle for smaller returns on our investment in terms of education. Paano matuto tayo na to take the next big step to become entrepreneurs and citizens? Until that happens, all of us will be office workers. And you know, you get into that line thing where, okay, we're office workers, then we're not going to need an office at the end. You get